Hey guys, ako nga pala si Smooth at ako ay isang dating coach. At ngayon natagpuan ko na ang magiging partner or magiging kabiyak sa aking buhay. Ito na siguro yung pagkakataon para i-share ko yung nalalaman ko or sikreto ko kung paano ko natagpuan ang babae para sa akin. Alright guys, bago natin pagpatuloy, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Smooth Coaching. At also, don't forget to follow my Instagram, smooth.coaching. Alright, so ngayon, sasagutin natin yung mga maling paniniwala ng mga guys, no? Isa sa mga maling paniniwala ng mga guys, itong sasagutin ko. Ang statement niya is, gwapo lang ang nakakakuha ng mga magagandang babae at hindi nare-reject ang mga gwapo. Hindi ko alam kung saan galing to, no? Nagwapo lang, no? Pag iniisip mo na hindi nare-reject ang mga gwapo, actually, mas maraming nare-reject na pogi, alright? And I'll explain it later kung bakit. Kung iniisip mo na gwapo lang ang nakakakuha ng mga magagandang babae, well, pogi ba si Willie Rebillime? Siyempre, isipin mo, kasi mayaman, okay? No, it's not. It's not that. Pogi ba si Vic Soto? You know? Di ba? Mas pogi pa yung mga ibang artista, pero bakit ang gaganda yung mga nade-date ni Vic Soto? But anyway, kasi syempre, magkakaroon ka na ng mga excuse yan. Kasi ano eh, host siya eh. Power siya eh. So, I'll give you an example, no? Nagpunta ka na ba sa mall, tapos nakakita ka na sobrang gandang girl, tapos yung kasama niya eh, so-so, hindi yung artista. And the kind of example na hindi kailangan ang pogi. Ngayon, explain ko sa iyo kung bakit iniisip ng lahat na bakit pogi ang kailangan. All right? So, simulan natin sa social conditioning, no? Kaya saan ba nagsisimula 'to? Saan natin natutunan kung bakit kailangan maging pogi? Una-una sa movies kasi halos lahat ng mga artista pogi. Okay? Halos lahat ng artista pogi. Pangalawa, ang iniisip kasi natin is mga magaganda. Okay, mas gusto ko yung magaganda kaysa sa hindi magandang girls. Ngayon, iniisip mo na ganun din ang gusto nila sa'yo. Pogi rin. No, it's not. Okay? So, it's different. Kung ano yung perspective mo sa isang babae na gusto mo yung maganda, hindi dahil maganda yung gusto mo sa kanya, eh gusto ka na rin niya as pogi. No, it's not. Magkaiba yung perspective. Okay, again, magkaiba yung perspective ng lalaki sa babae. At the same time, kung iniisip mo na dahil gwapo ka, eh hindi ka na nare-reject. Or dahil gwapo ka, kaya kung bakit gusto ko ng isang girl. Ganito kasi yun. Okay? Karamihan ng mga gwapo is nagdi-depend sila sa looks. Okay? So ngayon, pag nakakita sila ng mga magagandang babae, sabi nila, okay, gwapo ako. Hindi ako mare-reject. Kakausapin ko tong girl na to. Hey, how are you doing? Hi, my name is Tyler. What's your name? Okay? So ngayon, yung panalitan ng isang guy na yon, yung iniisip niya na pogi siya at nagugustuhan siya ng isang babae, hindi dahil pogi siya. Okay? It's because of the confidence. It's because of the confidence na parang, hey, what's up? I'm Tyler. Yung confident ng isang lalaki, okay? Again, confidence ng isang lalaki, yun yung nakaka-attract sa isang babae. Kahit na pangit ka, gawin mo. Okay? I-try mong gawin yung ganon. Like, hey, I'm so pogi. Kahit pangit ka, mas magugustuhan ka ng isang babae. It's because of the confidence, hindi dahil pogi ka. Ngayon, paano pag hindi na pogi yon yung sinasabi niyong pogi? So, wala na. Hindi mo na na-attract kasi wala na eh. So, karamihan ng mga pogi, yung sinasabi nilang gwapo, nagdi-depend lang sila sa looks nila. Dahil doon, nagki-create sila ng fake confidence. Kasi nagdi-depend eh. It's like, oh, okay, hindi ako mare-reject. Hi, what's up? Okay. So, ngayon, yung mentality nila, oh, pogi ako, hindi ako mare-reject. Hindi yun ang dahilan kung bakit hindi siya na nare-reject. It's because of the confidence. Okay? Hi, what's up? Kung gagawin mo kung ano man yung ginagawa ng sinasabi mong pogi, mag-create ka ng the same result. Okay, the same result then, why? It's because of the confidence. It's not the looks. Kung papansinin mo, ang daming mga pogi na walang kadate. It's because they don't know how to use yung looks nila. They don't know how to talk to women. Karamihan kasi ganun lang. It's like, hey, pogi ako. Or alam mo yung nagpapakyut lang. Like that. Pero wala rin. They don't know how to talk. Hey, taga saan ka? Anong work mo? Ako nga pala si ano? Your favorite color mo? So, they don't know how to talk to women.
So again, some guys, okay, some pogi, they have the confidence to talk, but they're not competent. Okay, hindi lang kasi sa pag-a-approach yan. You have to know how to attract, how to build comfort, how to seduce, and all that thing. Okay, so again, looks is not important when it comes to panliligaw. Naalala ko lang, no, kasi nung bata ako, my favorite actor or yung ginagaya kong artista is Patrick Garcia from the movie Roller Boys. Kasi may ganun akong buhok, tapos hip-hop. So every time I talk to him, it's like, hey, what's up? Tapos pakit lang ako, dancer, tapos mag-rollerblade ulit. Then until the point na yun, pinapansin lang ako ng girls, pero wala lang, okay? Yun lang, wala lang. Pinapansin, oh, ang galing mo, sumayaw, oh, ang galing mo mag-. Pero at the end of the day, hindi man kami naging kami or wala lang talaga, as in wala lang. And then, nung nalaman ko na yung technique or the art of dating, may mga na-date kasi ako na artista, no? At the same time, may mga na-date rin ako models. And one of my experience is, sobrang pogi nung artistang to. Sobrang pogi niya. Alright? I'm sure. Kilala niyo yun. And the funny thing is, every time nakapag-usap siya, kundi yung work niya, yung looks niya, sobrang papogi. Alam mo yung parang hindi nagkakamali. Ganon. And me, I'm just, wala naman ako ibang sasabihin, kundi yung routines ko lang. At the same time, we just make her laugh, safe, collected, and all that thing, give value. And the girl, the guy is just like, taking value. So, syempre, dahil hindi naman ako magyayabang na I know the techniques, mas nagustuhan ako ng girl, rather than just looks. So, eto yun, no? Kung bakit ko tinuturo sa inyo to, is because I don't want you to depend on your looks. Hindi importante yun, guys. Never naging importante ang looks. It's just a plus. It's just a plus. Parang yung, as I said to my videos, para lang siyang bag na maganda, na ginagamit mo lang para lang mag-create ka ng validation from other people. Ganun din sa mga babae. Nagugustuhan lang nila yung mga pogi for a small reason, not because of looks, actually. Okay? Not big reasons kung bakit looks ang gusto nila. It's just very, very tiny reason kung bakit gusto nila. So anyway, I hope you learned something on this video. Don't depend on looks. Instead, maging ano ko lang, looking good. Okay, maging neat. Alagaan mo lang yung sarili mo. Alisin mo yung mga buhok ng ilong mo. Maging malinis ka lang. And get a good haircut. Okay, mag-ayos ka naman yung mga okay-okay na damit. Yung mabango. Yan ang pinakagusto ng isang girl. Mabango. Alright? Kahit pogi ka, kung mabaho ka, wala rin kwenta. Okay? Again, don't depend on looks. Depend on smell. It's a lot better. Depend on smell. Kasi, oh my God, that's a big turn off sa mga girls ang mabaho. Madumi yung kuko. Yan. Don't depend on madumi. So, baka mamaya, oh my God, madumi yung kuko. So, yun ang baguhin mo. Yung pagiging malinis rather than looks. Alright? So, I hope you learned something here. Good luck. And again, don't forget to subscribe on my channel, Smooth Coaching. At the same time, on my Instagram, smooth.coaching. Alright? See you on my next video.